Thank peace you. To the welcome back. Salamat. Welcome to my home. Ang international theater diva na si Rachelle Ann Go, o shit sa kanyang pamilya at mga kaibigan, naging hands-on daw sa pagpapagawa ng tahanang ito para sa kanyang pamilya. Ang ganda naman ang bahay niyo. Ay, salamat. Ilang years na itong house niyo? Bago lang po, siguro mga 3 years. Ito, welcome boy. This is the dining room. Ang design talaga ng bahay, very open lang talaga. Ko ba ang nag-design? Medyo po, medyo. Sobrang naging hands-on ako kahit nasa London ako. Talaga? No? Paano? So, meron ako friend na interior designer. So kami dalawa nag-uusap kami. Sabi ko, gusto ko lang talaga isang malaking space lang. Mm-hmm. Na, nakita mo lahat? Kita lahat, oo. Oh, walang division. Ang ganda kasi sobrang maaliwalas, no? Mm-hmm. Isa rin ito sa mga katas ng pinaghirapan ni Rachelle na pinag-ipunan niya mula pa noong nagpo-perform siya sa Pilipinas. So, napaka-inviting naman ng mga upuan ninyo. Yes. Parang sarap matulog. Ganyan din kasi ang dami palaging mga bisitang dumadating. So gusto namin, harap-harapan lang. Oo, para casual lahat. Oo, casual lahat. So ayan, ako nag-design ng sofa, ganyan. Talaga, pati pero, yung color scheme. Opo. Mm-hmm. Last November, umuwi si Rachelle para makasama ang kanyang pamilya noong Kapaskuhan. At para makapaghanda na rin sa kanyang homecoming concert ngayong February 14. Ako, Shin, malapit na ang iyong concert. Yeah. Can you tell us about the show? Yes, it's happening this Valentine's Day, Feb 14 po yan, 8 p.m. sa Marriott Grand Ballroom Resorts World, Manila. At makakasama ko ang Philharmonic Orchestra for the first time, I think. Never pa ako nakapag-orchestra sa aking sariling concert. Kailan ka ba huling nag-concert dito sa Philippines? Ako, matagal na. Parang bago pa po ako lumipad sa London, parang 2014. Taong 2014, nagsimulang umeksena si Rachelle sa Broadway nang mapasama siya sa cast ng Miss Saigon sa West End sa London. Ayoko pa nun mag-audition kasi natatakot nga ako bilang wala talaga akong talagang experience. I actually auditioned for a different role. Ah, okay. Yung lead role po talaga. I didn't hear from the company. Siguro mag-iisang taon po. Ay, ang tagal pala, no? Okay, sabi ko, ay baka wala na. Hindi ko na nakuha. So 11 months in after, I got an email from the company asking if I'm interested to do another role. Mm-hmm. Yun nga yung GG. Noong una, hesitant pa raw si Rachelle Ann na tanggapin ang role ng bar girl na si Gigi Van Tran dahil sa napaka-sexing costume na kailangan niyang isuot para dito. Oh, so nung nakuha mo yung email, matagal bago ka sumagot? Pinag-isipan ko talaga, parang it took me probably a week or two to say yes kasi may final audition sila sa London. So kailangan nila akong paliparin. So I flew out there. Tapos after nung finals, naku, nakakaba yung finals nun. And then lahat ng producers, ano, the next day they offered me the role na. Oh. Kailangan na rin ako mag-decide at that time. Pero decidido na rin ako, sabi ko, yun nga, sabi ko nga, pag may, kahit takot ako, ginawa ko pa rin. Kasi feeling ko, magbubukas lahat ng pinto para sa akin out there. Kasunod dito, nag-audition at natanggap din si Rachelle Ann bilang Fantine sa longest-running musical sa West End na Les Miserables. Sabi ko, kung pinabalikan ko po yung mga panahon na yun, kung hindi ko nilakasan ang loob ko, hindi ko rin po siguro magagawa yung ibang shows. Mm-hmm. So, dun po nag-start yun. 1 year sa Miss Saigon and then I did Les Mis. 7 buwan ding na malagi si Rachelle Ann sa New York para sa run ng Miss Saigon sa Broadway. At sa pagbabalik niya sa London, naging bahagi naman siya ng isa ring sikat na musical, ang Hamilton. Hindi ka ba kinakabahan? Lalo na like ito sa Hamilton, di ba? Sobrang popular show siya ngayon. Yes. And ang daming celebrities na nanonood. Nako, napakatawi! Ano yung feeling na big stars nanonood sa'yo sa audience? Nakakakaba, nakaka-pressure. Pero ang sarap na feeling kapag nami-meet namin sila backstage. After. Kasi napaka-humble nila, mapabait sila. They really take their time. Yung hindi sila yung magpa-picture lang, aalis agad. Yung nakikipag-usap talaga sila sa amin. Ang ating Philippine Pride sa larangan ng musical theater, aminadong nasa starstruck pa rin daw. Na-meet ko yung royal family. Ay, oo nga. Feeling ko nasa wax museum. Gumalaw bigla yung wax figure. Totoo pala sila. At nakamayan ko pala. Ayun, sila. Nakausap niyo sila? Yes. So pumunta sila backstage. So, yun, kinausap nila kami. Nakakamangha na nakakausap sila at mabait.
totoong taon, no? Ramdam mo yun eh. Pero sa likod ng glitz and glamour ng buhay teatro ni Rachelle Ann, aminado siyang marami ring struggles ang kanyang hinarap, lalo na noong mga unang taon niya sa ibang bansa. First year ko sa London, napakahirap kasi na-homesick ako. Kumbaga, sanay talaga ako. Yun nga, magsama-sama kami yung pamilya sa isang maliit na bahay talaga, no? Tapos doon na rin natuto ako talaga doon. Kasi you don't have any choice. Mag-isa ka. You have to learn how to cook, to clean the house. Pati nga paglalaba, lahat talaga matututo. Naging independent po talaga. At naging strong ako doon. Oras na para sa Pia Asks. First question. Ano ang pagkain Pinoy na pinaka-na-miss mo nung nanirahan ka sa ibang bansa? Adobo, kare-kare, at sinigang. Kung merong isang bagay na nakita ka abroad na gusto mong makita rin sa Pilipinas, ano yon? Yung transportation nila doon. Ay, yung public train, transportation. Oo, yung tube, tinatawag namin doon. Kasi iba-iba pa rin talaga, para walang traffic. Sino ang favorite mong local artist? Siyempre, si Miss Regine Velasquez. Lumaki ako sa kanyang music. Tapos si Miss Lea Salonga.